Sumayaw lang. Nagkaroon lang ng mga guess. Kakaiba na yun. Wambos, nagsalita na nga ukol sa kontrobersyang kinakaharap ng kanyang nobya na si Antoinette Gale. Paano naging kakaiba yun? Sumayaw lang. Nagkaroon lang ng mga guess. Kakaiba na yun. Paano mo masasabing kakaiba yun, kuya? Alay nyo naman, walang ibang kayang sayawin kundi iyon lang. Hindi naman marunong mag-hip hop si Antoinette. Diba? Hindi naman katulad ng ginagawa namin. Ginagawa ko, hindi niya kaya yun. Siguro kung ano yung kaya niyang gawin, yun yung magagawa niya. Eh, ayun yung kaya niyang gawin eh. Kung ano yung napanood niyo eh. Kung ano yung napanood mo. Yun yung kaya niyang gawin eh. Diba? Yan nga ang patutsada ni Wamos sa mga netizen na kung saan sumayaw ng di kaaya-aya ang kanyang nobya sa unang birthday ng kanilang anak. Ika nga ng mga netizen, di akma ang kanyang pagsasayaw na ito, lalo na children's party ang nagaganap at masasaksihan ito ng mga kabataang nasa party. Parang hindi rin ito birthday ng kanilang anak dahil puro matatanda na raw ang bisita at tila nag-ala bold star si Antoinette kung saan parang walang birthday ng bata ang nangyayari. Ganun pa man, ay naging maayos ang first birthday ng kanilang anak na si Meteor at hindi rin ito pinalampas ng mag-asawa. Una nang nagsalita mismo si Antoinette Gale ukol dito at sinabing, hindi rin pinalagpas ito mismo ng kanyang asawang si Wamos at nagsalita rin upang ipagtanggol ang asawa. Opinion ko lang ha, sana ganito ginawa niyo sa birthday niyo, sana ganyan. Yung birthday ba ng anak mo ginanon ko? Ginanon namin? Hindi naman, di ba? Yung sayaw ni Antoinette hindi lang po para sa inyo, para sa anak ko. So ano yung reaction ko doon? Kasi hindi ko din naman alam. Hindi ko din naman alam na ganun sasayawin ng asawa ko. Eh hindi naman kaya mag-hip hop ng asawa ko. Hindi naman pwedeng mangyari yung sinayaw niya, ako yung sumayaw. Parang mas pangit naman atang tignan noon, 'di ba? Para mas katawa-tawa naman. Kung ako naman yung sumayaw, yung ganun yung suot ko, ganun yung itsura ko. Tapos ayun yung pinakita ko, 'di ba? Yung sinayaw ni Antoinette, parang tanga-tanga naman ako noon, 'di ba? So natural lang na ganun yung sayaw. Pambabae nga eh. Choice niya 'yon kung ano yung gusto niyang sayawin at kung ano po yung nasa isip niyo. Wala na po kami doon. Basta ang importante, naglaan yung asawa ko para doon sa birthday ng anak ko. Ako, natutuwa ako. Bakit po ako natutuwa nung araw na yon? Kasi bakit first time ko makita yung asawa ko na ganun eh? Hindi ko binigyan ng ano yun ah. Hindi ko binigyan ng katangahan yon. Hindi ko binigyan ng issue yung sayaw ko na, mahal, bakit naman ganyang sinayaw mo? Birthday ng anak mo, ganyan yung pinakita mo. Hindi ako nag-isip ng ganun. Hindi ko inisip yung negative na ganun. Dito lang naman sa atin eh. Diba? Ba't hindi mo tinugma yung sayaw? Ba't hindi mo tinugma yung sayaw mo, Antoinette, sa birthday ng anak mo? Ano ba ang kailangan na isayaw? Eh, ayun nga yung gustong ipakita ng asawa ko para sa birthday ng anak ko. Diba? Sabi nyo nga may kanya-kanya tayong opinion. So, ayun yung opinion ng asawa ko. So, ayun yung gusto ng asawa ko. Gusto nyo ipakita. Masaya ako sa ginawa ng asawa ko. Wala akong halong sasabihin sa asawa ko ng katangahan ng asawa ko yan. Bakit ganyan ang sinayaw ng asawa ko? Dahil birthday ng anak ko. Dahil pambata nga, keme-keme. Diba? Hindi naman po lahat po ng pambata. Eh, kailangan pambata na po lagi yung sayaw. Hindi porque children's party yan, eh pambata na po yung sayaw, kailangan pambata po yung ganito. Diba? Saka hindi lang yun ah. Hindi ko binibigyan ng pangit na motibo yung sayaw ng asawa ko. Kayo lang ang nagbibigay. Porque ganong sinayaw, pangit na. First time na eh. Kayo ba nakita niyo sumayaw si Antoinette? Sa TikTok lang. Diba? Oh, ganyan-ganyan. Oh. Natural, big event, paghahandaan ng asawa ko kung ano yung gusto niya ipakita sa anak niya. At alam niyo ba kung habang sumasayaw ako, ang saya-saya ng anak ko, na nakikita niya yung magulang niya sa stage, na nagpe-perform para lang mag-perform sa araw ng birthday niya at maging masaya siya. Ganun din. Hindi po tulog ang anak ko noon. Nandun lang po siya sa stroller niya, nakahiga at nanonood. At masaya po. No? Masaya. Eh kasi may talent kami pamilya eh. So gusto namin, sa araw ng birthday ng anak ko, lahat kami mag-perform. Hindi lang naman sa mga tao yung pagpe-perform namin, para sa anak ko yun. Ginawa namin yung pagpe-perform na yun, hindi para magmayabang, hindi para magpakitang gila sa ibang tao. Nag-perform kami para sa anak ko at pinaghandaan namin yun. Hindi lang kami basta kung ano-ano pinagagagawa namin. Kung tutuusin naman ay tama naman sila at kanilang pera naman ang ginamit para rito at ito ang birthday party ng kanilang anak kaya sila ang masusunod.
meron din namang activities ang na-enjoy ng kanilang anak at hindi lang ito patungkol sa pagsasayaw ni Antoinette Gale, at sinabi niya rin na ginawa niya ito para sa kanilang anak at para na rin sa kanyang asawang si Wamos.